Natagpuan ng isang pangkat ng mga eksperto ang isang mummy na tinatayang nasa 800 years sa gitnang baybayin ng Peru. Kung interesado ka sa bidyong ito, inaanyayahan kitang manood hanggang dulo. Huwag mo rin kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mga gagawin pa nating video. Ang mummification ay ang proseso ng pagpreserba ng katawan pagkatapos ng kamatayan sa pamamagitan ng sadyang pagpapatuyo o pag-iimbalsamo ng laman. Karaniwang kinabibilangan ito ng pag-alis ng moisture sa isang namatay na katawan at paggamit ng mga kemikal o natural na preservative gaya ng resin upang matuyo ang laman at mga organo. Ang mga mami ng mga tao at hayop ay natatagpuan sa bawat kontinente. Ang mga mummies ng sinaunang Egypt ang sinasadyang mummification na isang tampok sa ilang mga sinaunang kultura na may masyadong tuyo na klima. Mahigit 1 milyong mummy din ng hayop ang natagpuan sa Egypt, na marami sa mga ito ay ang mga pusa. Ang mga mummies ng Spirit Cave ng Palon, Nevada sa North America ay napetsahan sa higit sa 940 years. Bago ang pagtuklas na ito, ang isa sa pinakaunang kilalang sinadya na mami ay isang bata. Isa sa mga Chinchorro mummies na natagpuan sa Camarones Valley, Chile na itinayo noong 5050 BC. Isa rin sa pinakalumang kilala na natural na mummified na bangkay ng tao ay isang pinutol na ulo na may petsang 6,000 years na natagpuan noong 1936 AD sa lugar na pinangalan ng Inca Cueva No. 4 sa South America. At kamakailan nga ay natagpuan ng mga Peruvian archaeologists ang isang mummified na katawan ng isang tao sa Isop Lima sa Peru. Inaral at sinuri ito ng mga eksperto at sinabi ng mga archeologo sa Peru na ang isang mami na nahukay sa labas ng kabisera ng Lima ay maaaring nasa pagitan ng 800 at 1,200 years. Ito ay tila mga labi ng isang lalaki na nasa edad na 18 hanggang 22 years old nang namatay. Natuklasan ang katawan na nakagapos ng lubid at nakatakip ang mga kamay sa mukha. Binabalot ang kanilang mga labi ng tela. Inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang muka at tinali ang kanilang mga paa kasama ang lubid. Alinsunod ito sa mga gawain sa libing na popular sa bulubunduking rehiyon ng Andean. Natagpuan din sa loob ng libingan ang iskeleto ng Andean guinea pig at ang pinaniniwalaan ng mga archeologo na isang aso. Sa libingan ay mayroon ding mga alay kasama ang mga seramika, mga labi ng gulay at mga kagamitang bato. Ang mami ay pinaniniwalaan na may katangian na nagpapakita na ito ay isang taong may mataas na katayuan ayon sa mananaliksik. Isa ring patunay na ang mga naninirahan sa Inca Empire ay madalas na nagmamummify ng kanilang mga pinuno na isinasama ang kanilang mga katawan sa mga ritual at seremonya bilang isang paraan ng pagpapalawak ng impluensya ng mga iginagalang na tao pagkatapos ng kamatayan. Alam nyo bang ang Peru ay tahanan ng daan-daang archaeological site mula sa magkakaibang kultura na nabuo bago at pagkatapos ng Inca Empire na nangingibabaw sa mga kanlurang rehiyon ng South America noong ika-15 at 16 siglo? Ang imperyo ay nasakop ng mga Espanyol. Noong Oktubre, natuklasan ng mga archeologo ang isang mass grave na naglalaman ng mga buo na labi na humigit kumulang 25 na tao sa Chanchan Archaeological Site na naging UNESCO World Heritage Site noong 1986. Noong 2019, natagpuan din ng mga archeologo ang mga bangkay ng 227 na bata na pinaniniwala ang pinatay sa isang ritual na paghahain ng bata malapit sa kasalukuyang beachside tourist town ng Huanchaco sa Peru. Ang site na ito ay pinaniniwalaan din na mula sa panahon ng Chimu ay ang pinakamalaking libingan ng mga isinakripisyong bata na natuklasan sa Peru. Tinawag ng archeologong si Peter Van Dalen ang pinuno ng proyekto sa paghukay na isinagawa ng National Major San Marcos University ang pagtuklas ng katangi-tangi at kakaiba. Ayon sa mga archeologo, talagang masaya sila dahil hindi nila naisip na ito ay mangyayari at hindi nila inaasahan na gumawa ng ganoong mahalagang pagtuklas. Inaasahan ng mga mananaliksik na pag-aralan ang libingan at ang nakatira dito upang matuto ng higit pa tungkol sa mga katutubong komunidad na naninirahan sa kahabaan ng baybayin ng Peru bago ang pag-usbong ng Imperyong Inca
idinagdag ng archeologo na ang mga mananaliksik ay umaasa na gumamit ng radiocarbon dating techniques upang makakuha ng higit pang tumpak na pag-aaral ng buhay ng individual doon. Ang radiocarbon dating ay isang pamamaraan na ginagamit ng mga siyentipiko upang matutunan ang mga edad ng biological specimens, halimbawa wooden archaeological artifacts o sinaunang labi ng tao mula sa malayong nakaraan. Maaaring itong gamitin sa mga bagay na kasing edad ng mga 62,000 years. Hanggang dito na lamang at sana ay meron kayong natutunan. Muli po ay maraming salamat sa panonood. Ingat and God bless.